At hindi ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na buksan ang inyong puso at isipan at tanggapin natin ang pananampalatayang Islam. Aking nga pupunturin namin ng pananalita at ipapasa ko bilang pang-closure si Brother Idris Manalunggo. Brother Idris, Pastor Brother Idris, bago tayo magsagawa ng awarding at raffle, inshallah. So, subhanallah, rabbil isnim and sifur, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, napakaliwanag yung pinaliwanag ng Brother Roman kung payawalin natin ang ating talibin. Napakalag yung maupangad yung taong bilang ng syaitan na rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Mga kapatid, alhamdulillah, sa gabing ito, kung pairalin natin ang ating mga talino, kayo ang pinakamaswerte sa gabing ito. At kung talagang gagamitin natin ang mga talino na ibigay ng tagapaglikha sa atin, tayo ang pinakamaswerte sa gabing ito. Bakit? Ang nakasalalay sa gabing ito ay dalawa lang. Ha? Paraiso o di kaya imperno. So, ang magandang balita ay pinasabi sa banal na kasulatan sa Quran na tayo pala ang pinakamagandang nilikha. Katulad yung pinaliwanag ni Umar na sasabi ng ibang mga eskola na ano daw yung kuino. Ito ang patunay yung binanggit ko. Lakad salap na linsan na fiyaksan itapuin. Sumaradad na waspala sa afili. Tayo pala ang pinakamagandang nilikas sa ibabaw ng lupa. Sa lahat ng nilikas niya, tayo ang pinakamaganda. Ano ang patunay? Kailangan may patunay tayo eh. Isinasanhin niya ang ulap para umulan, para lumago ang mga pananim, prutas, ulay, para pakinabangan natin bilang tao. Ganun lang ka-espesyal. Yan ang patunay na tayo pinakamagaling. Pangalawa, nilikha niya ang mga hayop katulad ng baka, kalabaw, kabayo. Nung walang sasakyan, sinasakyan natin. Kapag napagtripan mo ng masarap, ialim mo, pakatay mo pa. Pangatlong patunay, pati laman ng karagatan, pinapangan natin bilang tao. Bakit? Tayo ang pinakamagandang nilikha sa ibabaw ng lupa. Binagit lang natin. Hindi tayo pinamahayaw. Dahil sa totoo lang, sa Islam, kapag naabutan ka ng kamatayan na ikaw ay siraon o baliw, musmus na bata, wala kang pananagutan. Hindi ka mananagot sa impero kasi siraon o kayo, baliw kayo, musmus ka na bata, hindi ka mananagot. Ha? Pero pag may talino ka, mananagot ka. Dahil ang totoo mga kapatid, magmula sa gabi nito, ano ang pinipilaan natin at ano ang hinihintay natin? Kamatayan. Yan ang hinihintay natin, di ba? Kamatayan. Maging presidente ka, mayor, congressman, milyonaryo, pulubi, lahat po tayo ay nakapila sa kamatayan. Dahil kung walang kamatayan, mga kapatid, useless yung pag-usap natin gabi nito. So dyan sa kamatayan na yan, basta-basta lang namamatay ka? No. Ang mga propeta, sila ang nakakaalam kung ano ang kinahihinat ng tao kapag siya ay pinawayan na ng buhay. Ang sabi ni Propeta Muhammad, sumasakan niya lang ang pagpapalad kapayapaan. Kapag ang isang tao ay hindi niya sinamba ang tagapaglikha sa tamang pamamaraan ng pagsamba, then maraming mga pagsamba kaya lang nasa maling pamamaraan. Ha? So, ang kondisyon na sa tamang pamamaraan, kapag maghihiwalay na ang kanyang kaluluwa at ang kanyang buhay, ay parang itinali na alambre na kasimlaki ng hita natin mula sa puwit
unti-unting hinuhugot dito sa bunganga. Yan ang i-times 17 mo kung gano'ng kasakit, yan ang mararamdaman ng tao na kapag siya ay maghiwalay ng kaluluwa niya at ng kanyang pamagat. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na makita mo lang si kamatayan, dahil mo pa yung pinagtataga ng 1,000 pieces. So, kaya ba natin yan? Kaya huwag nating baliwalay ng gabing ito. Okay lang na binabaliwala ninyo. Kasi ang reliyon na ito, hindi kami na parito upang inganyuhin kayo at pagkatapos isingiling kami ng isingiling kayo ng ikapo o anuman dyan. No. Narito kami upang ihatid namin ang nakapataw sa balikat namin na kapag bilang Muslim ka at hindi mo ginawa ng paraan na ihahatid mo ang katotohanan, bahala lang maniniwala o hindi ang mga tao, at least na ipahatid mo, kapag hindi mo ginawa ng paraan, mananagot ka sa kabilang buhay. So yun lang ang sa amin ngayon. Kung tayo po ay naiingkal nyo sa mga iba't ibang paniniwala at pagkatapos ay may bayad, ano ba kaya itong walang bayad? Kaya ang kaligtasan ay nasa atin, hindi kay Kristo. Ang totoo, nasa atin yan. Bakit? May ibinigay sa iyo ng ala na talino. Nagagamitin mo yan para maligtas ka dahil walang makakapasok sa paraiso ng buhok. Kailangan matalino ka. Kahit hindi ka nag-aral, nag-aaral ka sa bukid, kapag nakapasok ka sa paraiso, mas matalino ka kaysa mga gobernador, mayor, mga king. Yan ang totoo, mga kapatid. Dahil ang tinatalakay natin ngayon ang tututuhan. So ngayon, pagdating ng kamatayan, hindi pwede na hindi tayo namatay. Ha? Maaari kung 2016, baka ka sa mga statistahan na ikaw ay tatanggalin ni kamatayan sa mundo nito. So, ano ba? Handa ka na ba kapag tumating si kamatayan? Ha? Tanungin natin ang mga sarili natin. Kapag nandiyan ka pa sa paniniwala niya na may kabayaran, simulat sapon, bibinyagan ka, magbabayad ka, ikakasal ka, lahat yan. Ha? Pagkatapos, pag namatay ka, babayad ka rin, itatapon ka sa puninariya o doon sa mga balsamiro, tatanggalan ka ng mga laman mo. Ha? Dahil hindi pwede na hindi darating yan. Kung sakali darating yan, papayag ba kayo na itatapon sa puninariya, tatanggalan kayo ng laman mo? Sinong papayag? Sinong hindi papayag? Pakita sa kamay. Masyallah. Bro, hindi ka papayag. Umupo ka dito. Sino ba ang papayag na matanggalan ng pagdumating yan, ay pinipilaan natin ang kamatayan? Sino ba ang hindi papayag na matanggalan ng lamang loob? Pakitasan ka, may siguro lang ibig sabihin, sa ngayon na tayo na tatanggalan ng ano, di ba? So, yan ang pamamarami. Kasi ang Islam, kung tutusin, hindi reliyon yan eh. Pamamaraan sa buhay. So, wala sa kaparaanan ng Islam na kapag namatay ka na normal, kakatay ka muli, tatanggalan ka ng mga lamang loob. Dahil may kamag-anak ako sa Paranaque na mayroon silang kapitbahay na may baguyan. Sabi niya, napun ako, ang baguyan ninyo ang tataba. Sabi niya, huwag mong ipagsabi, total mga Muslim na kayo. Pero ang totoo, lahat ng paninari sa balitaw, hawak namin yan, yan ang pinapalamon dyan. Kaya matataba yung mga baguyan namin. So, papayag ba tayo na ipalamon sa mga baguyan itong mga bituka natin pag tumating yan? Dahil hindi pwede na hindi narating yan. Kung sino man ang may taas niya ng kamay na hindi sinasantos yan ni kamatayan, hindi natin ibigay lahat ang premyo na ito. Sino bang hindi makamatay dito? Pakita sa kamay. Wala, puro makamatay. Diba? So mga kapatid, simple lang ang patutukanan. Kahit maliit na bata, ay maitindihan niya. Hindi na kailangan talakayin pa ng marami. Ha? Kahit maliit na bata, naitindihan niya ang patutukanan. Yan ang totoo. Kung pairalin mo, ngayon, habang hinihintay pa natin ang tunay na destinasyon, libingan ng kamatayan, tulog kahit rataw, yun lang ba? Paano pag tumating si kamatayan? Mga kapatid, ito na ang pagkakataon. Ha? Nandito kami, sa ibang paniniwala, pag pumasok ka, may kabayaran yun. Kahit sasabihin pa man na ito ay libre, kaya lang, pagtatalikod ka na, sabi niya, may mounting division. Dadaanin pa sa division. Itong reliyon ito, wala. Mag-Muslim kayo o hindi, nasa inyo yan. Like Rahaf 15, walang sambilitan sa reliyon. Dahil pag binilit kami kayo, parang kami ang sinasamba ninyo. Yung pinaliwanag ni Brother Umar, napakaliwanag, yung kabir, malaki. Ha? Dahil, anong ibig sabihin ng malaki sabihin ni Brother Umar? Kapag ikaw,
Diba, experience natin dito sa bayan. Kapag nag-adan, itinatawag na malaki ang Allah, pinakamalaki. Kapag hindi mo isinarang tindahan mo, yun ang mas malaki sa iyo ang tindahan mo. Pagdating ng kamatayan, yari ka sa ibang. Kasi ang sinasamban yung tindahan mo eh. Kung halimbawa, nanonood ka ng TV, 3 minutes lang, nasa sambahin ng tagapaglita pa sa salamatan, nanonood ka lang, yun ang Diyos mo, yun ang sinasamba mo yung television mo. Muslim ka man, hindi ka Muslim. O dahil sa mga trabaho mo, dahil sa pagkabisi mo, o katamaran mo, yan ang sinasamba mo. So mga kapatid, huwag nating palampasin ito. Dahil pagkakataon na ito, nang maliligtas kayo sa imbernong apoy. Dahil ang nakasalalay dito mga kapatid, ay paraiso at saka imberno. Ano ang katangian ng paraiso mga kapatid? Ha? Ang katangian ng paraiso ay hindi ka na sasamba, hindi ka na mamatay, hindi ka na maghanap buhay, tapos na ang lahat. Ha? Wala nang kamatay sa paraiso. Pero kapag hindi mo ginamit ang talino mo at hindi mo sinamba ang talapaglika sa tamang pamaraan ng pagsamba, ikaw ay mananatili sa impyerno ng apoy. Ano ang mga pagkain sa impyerno ng apoy? Ano ang mga kasamahan natin sa impyerno ng apoy? Kasi lagi ng puno ng liyog ng mga lupihang, mga alakdang, mga ahas. Na, at ang kinakain sa impyerno ay mga kumukulong na na. Ha? Yan ang kinakain mo. Walang katapusan. Wala na rin kamatayan sa impyerno ng apoy. Dahil si kamatayan ay magawin yun ng parang hayop na kakatayin siya sa pagitan ng impero at saka paraiso. At tatawagin ng tagapaglika ang mga taga-paraiso na o mga taga-paraiso. Nakita ninyo si kamatayan na pinatay na, pinatay na? Sabi nila, opo. Sabi ng Allah, magkula ngayon, wala na ngayon kamatayan dyan sa paraiso. Sabi ng mga taga-paraiso, magbuhay. Alhamdulillah. Ah, wala na kamatayan. Puro na lang kasiyahan. Tapos ang susunod na tatawagin na yung mga taga-impero ng apoy. Mga taga-impero ng apoy, nakita ninyo si kamatayan, nakinatay na, sabi nila, opo. Magmula rin ngayon, sabi ng Allah, wala na kayong kamatayan. Diyan sa impero. So sa ngayong gabi nito ba, pababayan natin ang mga sarili natin na mapunta sa impero? Kung may talino kayo, ha? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, dudugtungan ko yung mga paliwanag ni brother. Lahat po tayo ay pinamanak na Kristiyano, di ba? So ito ay napakagandang sana pairalin natin ang ating mga talino. Tayo lahat ay pinanganak ng ating mga sariling magulang, lalo ng nanay natin. Ginawa. Ano ang ginawa? Inaruga, pinadili, lahat ginawa ng nanay natin upang matustusan ang mga pangailangan natin sa mundo ito. Ha? Noong mamalita na at nakapagtrabaho na, naging profesional na, ipalagay natin dito man natin dito sa Saudi Arabia o saan man paano sa mundo, at pag-uwi mo, hindi mo kilala ang sariling nanay. Anong mangyayari? Baka masakal ka lang kasi siyempre. Sabi niya, Portragis ka, ngayon nagkakasunod ba na, hindi mo ako kilala bilang nanay. So, comparatively, tayo po ay binigyan ng ala ng talino. Lumaki tayo, nag-aaral, naging attorney, o abogado, engineer, o scientist. Noong nakapag-aaral din tayo at nakapagtrabaho, pag-uwi mo, tuloy-tuloy ka na sa Yahoo. At bumili ka ng mga iba't ibang size. May nakapako na normal, may nakapako na nakaalampre ang ulo, may sinunublak na sarino. At ginawa mong altar, at doon ka umiiyak, doon ka nagsusumano sa binili mo sa kiyapo. Ha? So ano ang pagkakaiba? Na ikaw ay pinanganak ng nanay mo nung nagkatrabaho ka, naging profesional ka, hindi mo kilala ang sarili mong nanay. Ha? At ikaw ay naging profesional, engineer, attorney, tapos ang sinasamba mo yung mga ipinipinta sa kiyapo. Mas maganda pang sambayan mo yung taga gumagawa ng mga ribulto, baka maawa sir, bigyan ka ng sambo. Kaysa baka itong masumasamba, baka hindi magandang pagkakasabit siya, pako na yun, mahulog pa sa'yo, kikita pa ang mga ribulto. Di ba? So mga kapatid, napakaliwanag. Ha? Ito ay pinakasimple na walang bayan. Sino ba sa inyo ang naniniwala kay Propeta Abraham, pakitasang kaway? Na sinabi ng mga madri at sa apatri na father of faith, pakitasang kaway. Sino ang naniniwala kay Abraham? Father of faith. Wala ba? Hindi niniwala. Sinong Kristiyano na naniniwala kay Propeta Abraham? Alam ba, naniniwala ba kayo kay Abraham? Ikaw bro, naniniwala kayo? Ikaw. Lahat, di ba? So si Abraham ay father of faith. Siya ang gumawa ng saturadong lugar na umaga. So ngayon, ang susunod na katanungan, sino ba ang gustong pumunta sa saturadong lugar na itinayin ni Abraham na libre, walang bayad? Sino ba sa inyo? Gagarantihin ko, makakapunta. Umupo kayo dito. Sino mo gustong pumunta para mabisita niya? Sino sa inyo dyan?
Ito, di sigurado na ito, nakaupo dito. Sino ang gusto? Huwag mo kayo. Mga kapatid, kung gusto ninyo pumunta, libre. Oh, handa ninyo yung pagsasalita ko, walang bayad yun. Sino ba sa inyo dyan? Pwede pumunta sa lugar na sagrado. At tinayin niya, Abraham. Sino sa inyo dyan? Pwede. Huwag kang mahiya. Pumunta kayo dito. Umupo lang tayo, bro. Bro, umupo kayo dito. Sino ba nang umupo dito, pwede pumunta sa lugar ni Abraham. Diba? So mga kapatid, napakaliwanag yung pinaliwanag namin. Nandito kami upang ihatid sa inyo ang katotohanan, hindi upang singilan kayo ng anuman. So mga kapatid, huling tanong ko sa inyo na naipaliwanag namin na ang totoo ang nakasalalay dito ay imperno. Diba? Sino ang ayaw niya ang imperno? Pakitaas ang kama. Sino ang ayaw niya ang imperno? Gusto natin ang basa. Sino ang ayaw niya ang imperno? Sino ang gusto ang imperno? Itaas ang kamay. Ha? Wala. Ngayon naman, sino ang gusto niya ang paraiso? Makapasok sa paraiso. Allah, tayo, paraiso. Paraiso, paraiso. Pakitaas ang kamay kung sino gusto ang paraiso. Ikayo saan, bro? Paraiso. Kayo, bro. Paraiso, gusto ninyo paraiso? Allahu Akbar. So, patawalan ninyo yan. Dahil sa gabi nito, hindi kayo makapasok ng paraiso na walang bayad. Kung totoo na sinasabi ninyo yan. So, insha'Allah, kung sino ang gustong paraiso, tumayo. Tumayo kayo, bro. Gusto ninyo paraiso? O, tayo lang, bro. Tayo. Pakitayo lang, yung gusto ng paraiso. Yung buwan sa kanuban niyo. Ikaw, gusto mong paraiso? Ayaw mong impero. Tayo kayo, bro. Tayo. Para ibigay natin yung susi ng paraiso. Tumayo kayo. O, bro. Dito ka, bro. Dito ka. Dito ka, bro. Para ako. Lahat ng gustong paraiso, dito tayo. Lumapit tayo dito. Ayaw niya. Imperno. Huwag na lang kayo pumunta dito. O, ito lang ba ang gusto niyang paraiso? Ito lang ba ang paraiso sa kanya dito? O, pumunta dito. Bro, dito kayo. Sino ang bukal sa kaluban niya pumunta ng paraiso? Bukal sa kaluban niya. Gagarantin namin dyan. Ha? Ito lang ba ang matalino sa inyo? Dahil pag ikaw ay sirang ng baliw, wala kang mananagutan sa impyerno nga po. Pero kung matalino ba, mananagut ka. So, inshallah, bro. Bro, alin ka. So, ngayon, patunayan namin sa inyo kung ano ang paraiso. Inshallah, mga kapatid, tumayo kayo para banggitin natin ang susi ng paraiso. Banggitin lang natin katagang salita para makita nila. So, dito ka, bro. Lumapit ka, bro. So, banggitin natin. So, inshallah, gusto ninyo ang paraiso, di ba? Narinig ninyo, kahit maliit na bata, malinaw na maintindihan ang Islam. Ha? So, banggitin natin ang katagang salita na once na binanggit ninyo ito, ito ang tikit papuntang sa gradong lugar. At ipinayo ni Prophet Abraham na sinabi ng mga madri at saka padri ng Father of God. So, simpleng salita lang. Banggitin natin, sumunod lang kayo sa akin. Tapos, makuha niyo ang susi ng paraiso at malalayo kayo doon sa kakatayin pa kahit normal ang pagkamatay niya. Bisala, asyado, pagitin natin, asyado, sabay-sabay kayo, asyado, Allah, ilaha, illallah, wa asyado, anna, Muhammadan, abduhu, wa rasuluh, wa asyado, anna, Isa, ibnu Maryam, abduhu, wa rasuluh, wa naral haq wa jannatul haq. Ibig sabihin yun, ako ay sumasaksi at tumitestigo na wala nang pagsamba sa mga binibigtas sa Apo. Yun ang ibig sabihin yun. Yung mga rebultong mga Diyos ko siya. Hindi ko rin sinasamba sa mga ko. Ako ay sumasamba sa tunay na Diyos na Diyos din ni Kristo. Ha? Yun lang. Kung bukal sa kalungan niyo ngayon gabi nito, walang nawala sa inyo na isang kusin. Pinatawad yun ng tagapagliga. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at huling sugo. At ako'y sumasaksi na si Jesus Cristo na anak ni Maria ay kanyang alipin at huling sugo. At kami ay naniniwala na may paraiso na naghihintay sa mga tao. Ginamit niya ang tulay ng talino niya. At kami rin ay naniniwala na may impero sa mga tao na hindi niya pinamit yung talino niya. Yun lang. So sino bang gusto na maligtas? Very simple. Baka pag-uwi natin mamaya. Mag-ugi tayo. Saan si Paulino? Ayun na pala eh. Allah Akbar. Bro, wala na kayo. Huwag kayong mahiya. Kaligtasan na ito. Baka, pag umuwi kami, dumating si kamatayan, ano pa, paano? Kaya ba ninyo yung impyerno nga po?
Sino sa inyo dyan? Huwag kayong mahiya dahil ang team mo yung inaaral tayo para hindi natin mapasok ang matutuhan. Sino? Okay, bro. Alam ko, matali mo kayo. Ikaw, bro. Nabanggit mo ngayon? Pinatawad ka na ng walang isang kusin ang mawala sa'yo, katanggap ka pa ng magkasa. So, ngayon sa mga religion na may bayad, ano ba ito? Nasaan yung talino natin, mga kapatid? O sino ba yan ang gusto niyang kaligtasan? So, hintayin ba natin na itapo tayo sa murki? Dahil 100% mangyayari yan, mawag isa sa atin. Bakit? Matatapos ba natin na? Huwag kayong mahiya, sino ba dyan, bro? Halika, bro, halika. Ito, si bro, halika. May meron pa. Paano mo ba
matutumat kami. Susi para ngipinin sa inyo, para kayong kapapanganak, kung iyan ay bubat sa ato, kung sulat sa kalungkarin, para kayong ipinahalap niyo. Wala na lang kasalanan niyo sa ato. Okay, kain na tayo. Kain na ito. Kain na ako kumikain. Dito, bro. Oh, big brother, ha? Oh, sige, sa akin yan lahat. Bigay lang dito na.